Hello, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ako, ang inyong nag-iisang Mama Mia, para na naman sa panibagong kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, kwento ng inspirasyon, at kwento na pwede niyong kainisan. Para po sa programang Dear Mama Mia, maraming salamat po dahil hanggang ngayon ay nakatutok ka pa rin. Araw-araw ka pa rin nag-aabang sa ating bagong upload. Kaya naman, nang dahil sa inyong suporta, sisikapin po namin na araw-araw din na maghatid ng mga panibagong storya ng buhay para sa inyong lahat. Pero bago yan, ako nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga bumati, sa lahat ng mga nagpa-shoutout, sa lahat ng mga nakikinig at kinagawa tayong background sa pang-araw-araw nilang buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga nag-subscribe talaga at nag-click ng notification bell para laging updated sa tuwing may bago tayong ina-upload na video. Maraming thank you po sa inyong lahat. Hello po sa mga taga Saudi Arabia, social naman. And hello po sa mga taga Nueva Ecija, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa mga taga Romblon, thank you very much. Sa mga taga Kuwait, thank you po sa inyong pakikinig. And syempre po sa mga nakikinig sa atin all the way from Batangas, hello po sa inyong lahat. And sa mga nakikinig dyan sa may Italy, maraming salamat. UAE, and syempre sa iba pang sa Mindoro, sa Negros Occidental, maraming salamat po sa mga naka-headset, sa mga pinapalakasan ng volume, maraming thank you. Cadiz City, thank you so much. And kay Juicy Brian Miller, maraming salamat po. And sa mga na-obsess na raw sa atin, grabe naman yung obsess. Huwag naman masyado yung obsess. Siguro nagugustuhan lang. Hello po kay Jason Soro, maraming thank you. Rashi from Japan, maraming salamat. And syempre sa lahat ng mga nag-comment pero hindi nagsasabi kung sino sila, tapos mahirap pang basahin yung mga username nila, hello po. Kung ikaw yan, hello po sa'yo. Thank you so much po. Marvie Monticelio, maraming salamat. Elisha Marie, thank you very much sa mga taga-department, San Miguel Department ng PT Office daw nila. Nakikinig daw sila from 1 p.m. to 5 p.m. Grabe naman, apat na storya yun na. Hello po sa mga taga-Tondo, Manila. Jenny May Horario, thank you so much. Sa mga taga-Hong Kong, sa mga taga-Iloilo, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga taga-Zamboanga, si Bugay, Jordan Ann, thank you so much. And sa mga magbi-birthday ngayong January, especially to dalawang gapoy. Tama po ba? Ayan, from sa kanya galing. Babati raw siya ng happy birthday ngayong January 27. Jen Matias, maraming salamat. Hello po, Mama Lita Estrella. Si Jen naman ay January 28 ang kanyang birthday. Hello sa mga taga Sweden. Maraming thank you. And sa lahat ng mga bumati, maraming salamat po sa mga nagdasal para kay Mama Mia. Sa mga nagsasabing, God bless you. God bless you too. Charlene, sa anak niyang si Charlene daw, hello po. Elsa Andres, maraming salamat. And sa mga nakikinig all the way from Taiwan and from Bohol, from Dubai, ang dami-dami niyo po, nahihirapan ako magbasa. Pero ayos lang yan, sisikapin ko talagang basahin ang inyong mga pa-shoutout. Sa mga taga Hong Kong, hello po sa inyo. And sa mga ginagawa tayong background sa tuwing nagluluto raw siya, maraming salamat, Charmaine, sa Riyadh. And syempre, wag mo nang, naku, ganun talaga si Liza. Hi Liza, napakaswerte ninyong lahat na nababasa ang inyong mga comments. Sa mga hindi po nabasa, nako, comment lang ng comment. Tapos sa saan ba't suswertihin ka rin? Comment po na rin ang mabasa ko next time. Sa mga taga Puerto Princesa, Palawan, SM McCoys, thank you so much po. And syempre, sa lahat ng mga nakikinig sa Cavite from Saudi daw, hello po sa inyong lahat. Sa mga taga Cagayan de Oro, hello. Sa mga taga, especially may nag-mention dito na kung saan talagang barangay ako galing. Hello po sa iyo. Mandayan Island, Cebu, maraming thank you. And syempre San Miguel, Bulacan,
Maraming maraming salamat po. Ayun, Zabrina Company from Bulacan. Thank you sa mga taga-China na nasa China ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naku, huwag na nating masyadong habaan at may mga magagalit na naman. Naku, ang kwento natin ngayong araw, masasabi ko po, isa sa mga kwentong hindi ko masabing nakakainis, pero parang nalulungkot ako sa storya ng sender. Pero hopefully, magiging maayos din ang kaniyang buhay. Bago natin simula ng kwento natin, nais ko munang sabihin sa inyo na kung may sarili kayong kwento ng buhay gaya nito, pwede nyo po yung i-share sa akin. Mag-email lamang po kayo, mamamia.cdo0317@gmail.com. Pakisabi na rin po sa email ninyo kung ipapatago nyo ba ang tunay nyong pangalan. Maraming maraming salamat at inang simulan ang paborito nyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin masisisi ang ibang tao na tayo ay kanila ng susukuan. Lalo na kung tayo mismo sa ating mga sarili ay hindi na rin natin ginagawa ang lumaban sa mga hamon ng ating buhay. Dear Mama Mia, ako po si Nancy, isang babaeng sising-sisi ngayon sa lahat ng mga ginawa ko sa buhay ko. Pero kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yon, Mama Mia, ay hindi ko rin alam. Hindi ko masasabing isa po akong perpektong babae dahil marami po akong pagkakamaling nagawa sa buhay ko. Actually, Mama Mia, meron na nga sana siguro akong almost perfect na buhay. Kaso sinira ako sa mga maling desisyon na aking ginawa. Bata pa lamang ako, Mama Mia, ay saksi na po ako sa napakadalas mambabae ng papa ko. Ilang araw po sa isang linggo na wala po siya sa bahay namin. At kapag ganoon, Mama Mia, ay marami pong nakakapagsabi sa akin ng mga kaklase na nakikita raw nila ang papa ko sa isang bahay sa susunod naming barangay. Ang bahay na yon ay pinaninirahan ng isang babae. Alam na alam ko kung anong ginagawa ni Papa doon. Dahil mula 9 years old ako, Mama Mia, ay rinig na rinig ko na kung papaano sila mag-away ng mama ko dahil nga sa laging pambababae ng papa ko. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang papa ko. Pero nakita ko po kung gaano masaktan ang paulit-ulit si mama. Ilang beses po siyang umiiyak sa isang araw. Mama Mia, dumating po sa punto na maging ako ay naiinis na rin sa papa ko. Bakit siya ganon? Bakit hinahayaan niya na umiyak ng umiyak si mama? Bakit hinahayaan niyang masira ang aming pamilya? Kalaunan ay kay mama naman ako naiinis. Bakit naman ganon si mama? Ang dami-dami niyang pwedeng pagkaabalahan. Bakit naman pag-iyak ang parang nagiging hobby niya sa araw-araw? Hindi ko kasi talaga maintindihan noon ang pait at sakit na dulot ng pagtataksil ng isang mahal sa buhay. Kaya naman, Mama Mia, lumaki ako na ang tanging nasa isip ko lamang ay makapagtapos ng aking pag-aaral nang sa ganon ay makahanap ako ng trabaho at makaalis na sa bahay namin. Toxic na talaga kasi para sa akin ang aming bahay. Hindi nagtagal ay natupad ko naman ang pangarap ko. Nakagraduate nga ako ng kolehiyo, Mama Mia. Pagkatapos sa pagkatapos ng graduation ay inasikaso ko kaagad ang aking mga papeles na posibleng magiging requirements sa unang trabahong papasukan ko. Kinumpleto ko talaga agad, Mama Mia, dahil atat na akong umalis sa bahay namin. Atat na akong kumita ng sarili kong pera. Mama Mia, sinuwerte naman ako na sa unang kumpanya pa lang na pinag-applyan ko ay natanggap kaagad ako. Kaso nga lang, medyo mababa ang sweldo. Ewan ko ba dito sa Pilipinas? Ganito talaga siguro dito. Kapag bagong graduate ka, inaabuso ka. Nakala nila,
pumapayag lang lahat sa mababang sweldo basta magkaroon ng experience. Well, ako Mama Mia, hindi po ako ganon. Alam ko po ang worth ko bilang isang empleyado. Kahit na hindi ko panaranasan kahit minsan ang magtrabaho. Kaya naman naghanap ako ng panibago kong mapapasukan. 5 kumpanya pa ang pinasahan ko ng aking application form hanggang sa nahanap ko na nga ang kumpanyang sa tingin ko ay nararapat sa akin. Mama Mia, nung makapagtrabaho na ako ay masayang masaya ako. Pagkatapos ng 3 buwan kong pagtatrabaho ay nakaipon na rin ako sa wakas para may pan-down payment ako sa isang maliit na apartment na aking uupahan. Agad-agad akong lumipat doon. Si Mama naman, Mama Mia, ay nagtataka siya kung bakit kailangan kong lumipat, gayong maluwag naman ang bahay namin. At si Papa naman ay hindi araw-araw kong umuwi. Sabi ko, kailangan kong mas mapalapit sa trabaho ko. Pero ang totoo, kailangan ko lang talaga silang iwasan dahil away sila ng away. Oh, Mama Mia, tumanda na't lahat ang mga magulang ko pero wala pa rin nagbago sa pagsasama nilang dalawa. Kaya naman hinayaan ko na lang. At nung makabukod na nga ako ay nagkaroon ako ng freedom. Mama Mia, dahil sa kalayaang natanggap ko at tinatamasa ko ay naging masaya naman ako. Hanggang sa makilala ko ang isang lalaking siyang makakapagparealize sa akin na kailangan ko ng kasama sa buhay. Itago na lang natin siya sa pangalang Charles. Kung ako Mama Mia lumaki sa isang magulong pamilya, kabaliktaran ko naman si Charles. Lumaki siya sa isang pamilya na masaya at buo. Isang pamilya na relihiyoso. Isang pamilya ang nagsosuportahan sa isa't isa. Noong una akong niligawan ni Charles, Mama Mia, ay hindi ko agad siya nagustuhan. Pero nung naging porsigido siya, unti-unti ay nakikita ko ang kanyang mga magagandang qualities. Napaka-gentleman po niya. Palangiti at syempre napaka-thoughtful. Lahat po ng kailangan ko at lahat po ng hilingin ko sa kanya ay pinipilit niyang ibigay. Hanggang sa unti-unti ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. At sinagot ko na siya. Mama Mia, ang akala ko ay hindi ko na mas mamahalin pa si Charles. Pero mali ako. Dahil mula nung makilala ko ang kanyang buong pamilya, ay unti-unti kong naintindihan, Mama Mia, kung bakit ako lumayo sa amin. Unti-unti kong naintindihan na ito po ang environment na hinahanap ko. Itong klase ng pagmamahal. Itong klase ng pamilya. Swerte naman ako Mama Mia at agad po akong natanggap ng pamilya ni Charles, ng kanyang mga kapatid, lalong-lalo na ng kanyang ina. Giliw na giliw sila sa akin. At ako naman ay giliw na giliw sa mga magulang ni Charles. Siguro ay dahil sobra silang mapagmahal na mga magulang. Kabaliktaran sa mga magulang ko. Mama Mia, naging masaya at kontento ako sa relasyon naming dalawa ni Charles. Meron kaming mga pagsubok na dinadaanan pero magkahawak kamay po kaming hinaharap ang lahat. Masaya ako sa takbo ng buhay ko. Paminsan-minsan ay nakakatanggap pa rin ako ng tawag mula sa aking mga magulang. Pero Mama Mia, hindi ko na yun sinasagot pa. Dahil lang totoo ay ayoko na po talaga na magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa kanila. Kahit pa sa mama ko. Mama Mia, nakita ko po kung papaanong mahalin ni Charles hindi lang ako kundi ang mga magulang ko. Ilang beses din siyang nangulit sa akin na nais niyang makilala ng personal ang aking mama at papa. Ilang beses din akong nag-alibay sa kanya. Sabi ko, hindi pa panahon. Sabi ko, masyado pang busy ang mga magulang ko. Kung ano-ano pang dahilan ang mga sinasabi ko sa kanila, Mama Mia, para huwag matuloy ang pag-meet ni Charles at ng mga magulang ko at ng mga magulang niya at pamilya ko. Nag-iisa nga pala akong anak, Mama Mia, kaya wala talaga akong kakampi sa buhay habang lumalaki.
Sabi ko nga sa iyo kanina, ang mama ko po ay busy sa kanyang sariling emosyon na napapabayaan niya ako. Samantalang ang papa ko naman ay busy sa kanyang mga pambababae at napapabayaan niya rin kami. Pero mula nung masali ako sa pamilya ni na Charles, ay naramdaman ko po kung papaano ang tunay na pakiramdam na magkaroon ng masayang pamilya. Sa tuwing may okasyon ay hindi talaga ako nag-a-absent sa kanila. Pasko, bagong taon, mga birthdays, anniversaries, piyesta, at kahit sarili kong birthday, Mama Mia, ay sineselebrate ko po kasama sila. Doon ay unti-unting nagtanong na sa akin ang mga magulang ni Charles kung nasaan raw ba ang mga magulang ko. Kung bakit kahit birthday ko ay sila ang aking kasama. Habang tinatanong niya yun, Mama Mia, ay nasa isang okasyon po kami. Anniversary po yun ng mama at papa ni Charles at dahil medyo naiinggit ako sa pamilya nila ay hindi ko na malayan na naparami pala ang shot ko noon ng alak. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak habang tinatanong nila ako tungkol sa aking mga magulang. Kwento ko sa kanila ang naging karanasan ko. Mama Mia, panay ang hagod ni Charles sa likuran ko dahil panay naman ang iyak ko habang nagkukwento. Hindi ko nga alam kung naiintindihan ba nila ang mga kwento ko dahil labis talaga ang paghikbi ko noon. Pakiramdam ko ay iniyak ko lahat ng mga naipon kong sama ng loob ko sa mga magulang ko simula noong 9 years old pa lamang ako. Pagkatapos kong masabi sa kanila ang lahat ay nakahinga ako ng maluwag. Para bang nawala ang amats ko. Niyakap ako ng mama ni Charles. Nagsorry siya sa akin, Mama Mia, dahil kinailangan kong pagdaanan ang lahat ng yun. Pero ngayon daw na nandito na sila ay hinding-hindi nila ako pababayaan. Tinuring na raw nila akong parte ng kanilang pamilya at hinding-hindi na raw yun magbabago kahit ano pa man ang mangyari sa relasyon namin ni Charles. Mama Mia, masayang-masaya ako nung gabing yun. Bukod sa nailabas ko na talaga ang matagal ko nang kinikimkim sa aking dibdib, ay nalaman ko pa na hindi pala ako huhusgahan ng mga magulang ni Charles. Bagkos ay mas minahal nila ako simula nung malaman nila ang tunay na kwento ng buhay ko. Kaya naman nung umabot na kami ng 60 year anniversary ni Charles, Mama Mia, ay nag-propose na rin siya sa akin. Doon ay sa walang pag-aalinlangan, sinagot ko siyang oo. Pakakasal ako sa kanya. San ba ako makakahanap ng katulad ni Charles? Mabait, responsable, may pangarap sa buhay, at merong pamilya na suportadong suportado ako. Mahal na mahal ko si Charles, Mama Mia, at alam ko rin na ganun din siya sa akin. Nung malaman ng pamilya ni Charles na nag-propose na siya sa akin ay masayang masaya sila. Agad silang nagplano kung papaano ba ang magiging kasal namin. Pero habang nag-uusap kami, Mama Mia, ay nilapitan ako ng papa ni Charles. Kailangan daw na malaman ng mga magulang ko na ikakasal na ako. Hindi naman daw yun dahil sa gusto ko silang maging bahagi ng kasal ko, kundi bilang respeto na rin dahil sila po ang mga magulang ko. Kung wala raw sila, ay wala rin daw ako sa mundo. Naiintindihan ko po ang ibig sabihin ng papa ni Charles. Kaya naman kahit labag sa loob ko, Mama Mia, ay pinuntahan ko ang bahay ng aking mga magulang. Doon ko nalaman na nagkaroon para ng malubhang sakit ang aking ama. Ngayon ay nakaratay na ito sa kama. Mama Mia, kahit na nakaratay na si Papa sa kama, ay hindi pa rin siya nagsisisi sa mga ginawa niya. Sa katunayan, nung makita niya ako, ay sinermonan pa niya ako kahit na medyo hirap na siyang magsalita. Kaya imbis na maawa, ay parang nagalit pa ako sa kanya. Lagi talaga niyang inuuna kung ano ang nararamdaman niya. Ang kapal naman talaga niyang pagalitan ako sa mga naging desisyon ko sa buhay, sa paglayo ko. Gayong hindi niya yun nagawa sa sarili niya. Kaya naman hindi ko napigilan ang sarili ko noon at nasagot ko ang papa ko. Ang mama ko naman ay agad akong sinaway at pinagalitan.
Dapat raw nirerespeto ko pa rin ang papa ko dahil papa ko pa rin siya. Hindi ko alam kung karapat-dapat bang respetuhin ang taong ganun. Kaya naman, sinabi ko na agad ang pakay ko doon na magpapakasal na ako. Pero hindi ko sinabi na imbitado sila. Ang sabi ko ay ipapaalam ko lang dahil mga magulang ko pa rin sila. Pagkatapos kong sabihin yun ay inaya ako ng mama ko na doon na lang daw mag-dinner. Pero hindi ako pumayag, Mama Mia. Ayoko talagang makasalo sila dahil hindi pa rin talaga ako okay. Hindi pa rin napapatawad ng puso ko ang aking mga magulang. Pagkatapos kong sabihin sa kanilang tungkol sa pagpapakasal ko ay umalis na agad ako. Noong tinanong ako ng mga magulang ni Charles ay sinabi ko sa kanila na nasabi ko na sa mga magulang ko pero hindi ako sure kung darating sila. Mama Mia, araw ng aking kasal ay wala po talagang dumating na aking mga magulang. Malungkot ako, oo. Dahil kahit na ganoon, kahit na magkagalit kami at kahit na malaki talaga ang tampo ko sa kanila, ay hindi ko pa rin maiwasang umasa na kahit na sa ganong pagkakataon lang ay maging magulang sila sa akin. Ang naghatid po sa akin sa altar ay ang papa ni Charles. Malungkot na masaya ang bahaging yun ng buhay ko. Masaya ako dahil sa wakas, officially, ay parte na ako ng pamilya nina ni Charles. Sa wakas, officially, ay asawa na niya ako. Pero malungkot din, Mama Mia, dahil officially napatunayan ko na wala talagang kwenta ang mga magulang ko. Pagkatapos ng kasal namin ni Charles ay umupa agad kami ng isang mas malaki-laking apartment. Hindi pa kasi namin kaya, Mama Mia, ang magkaroon ng aming sariling bahay. Pinag-iipunan pa lang namin ang bagay na yon. Pero okay lang. Masaya naman ako dahil nagkaroon agad kami ng sarili naming space ni Charles. Mama Mia, naging masaya ang unang mga taon ng aming pagsasama. Sa unang taon pa lang ng aming kasal ni Charles, ay biniyayaan na agad kami ng isang malusog na batang babae. Masayang masaya ako, Mama Mia, nung pinanganak ko ang panganay namin. Pagkatapos ng 2 taon, ay pinanganak ko naman ang aming bunso na ngayon ay isang lalaki. Masayang masaya kami ni Charles. Kasabay ng paglaki ng pamilya namin ay ang paglaki rin ng responsibilidad ni Charles sa kanilang kumpanya. Sunod-sunod ang kanyang mga naging promotions. Ako naman, Mama Mia, ay tumigil na ako sa aking pagtatrabaho mula nung mabuntis ako sa aming panganay. Ang ginawa ko na lang ay nagkaroon po ako ng sarili kong organizing company. Hindi naman yun malaki pero sapat na para magkaroon ako ng sarili kong income. Suportado naman ni Charles ang desisyon kong yun. Mama Mia, marami akong mga naging kaibigan dahil sa pag-o-organize ko ng events. Masaya ako. Para bang wala na akong mahihiling pa sa buhay ko. Masaya ang marriage namin ni Charles. Oo, merong mga pagsubok, merong mga selusan, dahil nga konti lang ang time ni Charles para sa amin ng mga anak niya. Pero nagagawa naman po yun ang paraan. Kapag may pagkakataon ay nagbabakasyon si Charles at kasama niya kami ng mga anak niya. Kapag may pagkakataon ay umuwi siya ng maaga para makasama kami. Pero isang araw, Mama Mia, nagbago po ang lahat dahil po sa isang event na inorganize ko. Event po yun para sa mga artist ng aming lugar. Ang sabi nila ay meron daw ang imbitado na isang artist na medyo stricto raw, mahirap raw pakisamahan. Kaya naman, hindi nila makuha-kuha ang buong detalye nito dahil hindi raw ito sumasagot sa mga text o tawag. Kahit sino na sa team ko ang pinag-coordinate ko sa kanya, Mama Mia, pero wala talaga siyang sinasagot. Kaya naman, ang sabi ko noon sa sarili ko, kailangan ako na ang kumausap nito. Nag-ayos talaga ako, Mama Mia. Nagpabango at syempre pre-practice ko talaga ang pinakamatamis kong ngiti nang sa ganun ay wala na siyang magiging choice kundi pumayag at makipag-coordinate.
Noong pumunta ako sa studio kung saan siya nagtatrabaho, Mama Mia, ay lunch break yun. Sinadya ako talaga dahil ang sabi nila ay hindi raw ito nagpapaestorbo sa tuwing oras ng trabaho. Kaya naman lunch break talaga akong pumunta doon. Pagdating ko doon ay walang katao-tao ang office. Lalabas na sana ako nung may isang lalaking biglang tumikim sa likuran ko. Paglingon ko, Mama Mia, ay nakita ko po ang pinakagwapong nakilala ko sa buong buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Ivan. Matangkad, matipuno ang pangangatawan, medyo long hair, matangos ang ilong, malalim ang mga mata. Mama Mia, para po siyang isang Greek god na bumaba mula sa Olympus. Ganun po talaga ang description ko sa kanya. Parang ilang sandali din akong natigilan, Mama Mia, nung tinitigan niya ako. Mama Mia, pumalakpak pa siya sa harapan ko para mapansin ko siya at para matigil na ang pagkatulala ko. Hey miss, sino ka ba? Ba't bigla-bigla ka nalang pumapasok? Lunch break ngayon na. Sabi niya sa may strictong tono. Sir, I'm Nancy po. Isa po ako sa mga organizers ng ating event. Hindi po kasi kayo makontakt ng mga tauhan ko eh, kaya personal ko na kayong pinuntahan dito. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. O bakit? Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Sir, kasi kayo yung main highlight sa event. Kaya naman kailangan namin ng coordination mo. Alam mo, Miss Nancy, sa totoo lang, hindi ko naman kailangan yung event na yan eh. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya kong sumikat sa sarili kong diskarte at hindi ko kailangan ng event na yan. Ang baduy-baduy ng event na yan, kung sino-sino lang naman ang pupunta. Wala namang mga mahahalagang tao. Sabi niya sa akin, sabay talikod at hubad ng kanyang pang-itaas na polo shirt. Mama Mia, napalunok po ako nung makita ko ang perfect niyang abs. Hindi ko alam pero parang may nagising sa diwa ko. Pero hindi ko pinahalata yun sa kanya. Mr. Ivan, itong event na ito ay hindi lang naman para sa'yo. Makakatulong to sa ibang artist, lalo na yung mga nagsisimula pa lamang. At syempre, isa ka sa mga inspirasyon nila. Kaya mo ba silang biguin? Sabi ko na ginamitan ko na siya ng pangmalakasan ko pong sales talk. Nilingon niya ako at saka tinaasan ng kilay. Alam mo, kayong mga organizers, ganyan kayo eh. Dinadaan-daan nyo kami sa ngiti. Pero sige nga, Nancy. Nancy, right? Yes, sir. Sabi ko. Sige nga. Ano bang pwede kong makuha kapag pumayag ako sa gusto nyo? Sir? Nagtataka kong tanong. Tinitigan niya ako, Mama Mia, sabay tumawa ng malakas. O si? Kahit ikaw, hindi mo alam kung anong makukuha ko kapag sumali ako sa event na yan. Paano mo nga ako makukumbinsi? Sabi niya. Sir, ano po ba ang gusto niyong makuha? Tanong ko. Mama Mia, mukhang nagkamali ako sa pagtatanong ko ng mga oras na yon. Dahil muli ay tinitigan niya ako mula ulo hanggang sa aking dibdib. At mula dibdib hanggang sa aking bewang. Pagkatapos ay binalik niya ang tingin niya sa aking mga mata. Ikaw? Sabi niya nang may conviction. Po? Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko sa kanya nang maang-maangan, Mama Mia, dahil ang totoo ay bigla pong nangatog ang mga tuhod ko. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ikaw ang gusto kong kapalit sa pagsali ko sa event na to. Payag ka ba? Sabi niya. Ay talaga namang napakabastos ng lalaking ito, Mama Mia. Pagkasabi niyang yun ay umalis na ako bigla. Sabi ko bahala siya sa buhay niya.
Mama Mia, nang makalabas ako ng studio na yon ay hindi ko po napigilan ang sarili ko sa sunod-sunod na pagbuntong hininga ko. Parang hindi kasi ako makahinga sa loob ng studio habang titig na titig siya sa akin. Ewan ko ba, Mama Mia? Siya lang po ang tanging lalaki na nagpangatog ng tuhod ko, Mama Mia. Siya lang ang lalaking nagpakaba sa akin ng ganon. Siya lang ang lalaking nakawala ng konsentrasyon ko. Kaya naman agad-agad na akong pumara ng taxi at bumalik na sa opisina. Nung sinalubong ako ng aking mga tauhan at tinanong kung ano raw ba ang nangyari, ang sabi ko ay hindi na namin kukunin yung Ivan. Kaso nga lang, Mama Mia, yung kliyente po namin ay kailangan raw na siya talaga ang makuha. Tinawagan ako ng kliyente ko. Ang sabi niya, kung hindi ko raw makukuha si Ivan, ay i-cancel na lang daw namin ang event na yon. Mama Mia, malaki po ang event na yon. Malaki ang kikitain ko doon. Gustong gusto ko yung matuloy dahil may binabalak akong bilhin para kay Charles. Si Charles kasi, Mama Mia, ay grabe po ang kanyang pagsasakripisyo para sa aming pamilya. Grabe ang kanyang pagtatrabaho para maibigay sa amin ang aming mga pangangailangan at luho. Gusto ko sanang bumawi sa asawa ko. Kaya naman ang kikitain ko sana sa event na yon ay ipambibili ko ng mamahaling relo na alam kong matagal na niyang gusto. Kaya, Mama Mia, malaking kawalan talaga sa akin kapag hindi matuloy ang event na yon. At isa pa, meron na pong na-invest ang kumpanya namin para sa event na yon. Kung hindi yon matutuloy ay malulugi kami. At hindi lang basta malulugi, kundi may ibang mga tauhan kami na hindi susweldo ng buwan na yon. Hindi ko naman ma-atim yon, Mama Mia. Alam kong kailangan nila ng pera dahil may pamilya rin silang binubuhay. Kaya naman, sinabi ko sa sarili ko na okay lang naman siguro. Isang beses lang. Hindi ko talaga lubos maisip noon na ibibenta ko ang sarili ko, Mama Mia. Na ipupuhunan ko ang sarili ko para lang matupad ang event na ino-organize ko. Sabi ko nun sa sarili ko, isang beses lang talaga. Dahil lang totoo niyan, Mama Mia, nakakahiyaman pong aminin, pero may parte po sa sarili ko na gustong malaman kung papaano ba ang feeling kapag nagpakulong ka sa bisig ni Ivan. Papaano ba ang feeling ng kanyang mga halik? Papaano ba ang pakiramdam ng kanyang mga haplos? At Mama Mia, gusto ko ring makita kung matipuno rin ba ang sa kanya katulad ng kanyang matipunong katawan. Kaya naman, Mama Mia, tinext ko po ang number ni Ivan. Nagpakilala ako. Ang sabi ko, payag ako sa gusto niya, basta wag na siyang mag-inarte at makipag-coordinate na sa akin. Nag-reply naman siya agad, Mama Mia. Ang sabi niya, baka ako raw ang mag-inarte kapag natikman ko na siya. Napakabastos talaga niya. Ibang iba siya kay Charles. Si Charles, Mama Mia, ay napaka-gentleman. Napaka-caring at napaka-malumanay na klase ng lalaki. Hindi katulad ni Ivan na napaka-bastos na akala mo ang mga babae ay laruan lamang, na ang mga babae ay kagamitan na ginagamit lamang. Pero wala na akong choice. Kailangan ko si Ivan. Kaya naman, sinabihan niya ako na pumunta raw sa studio ng alas 5 ng hapon. Pwede raw na 5:30 na ako dumating para nang sa ganon ay sigurado siyang nakaalis na ang iba niyang mga kasama. Ako naman, Mama Mia, alas 4 pa lamang ay nag-ayos na ng sarili ko. Hindi ko alam pero na-excite po ako sa gagawin ko. Alam kong pagtataksil yun sa asawa ko, Mama Mia. Pero gina-justify ko na lang ang kilos ko. Sabi ko, si Charles ay kayang gawin ang lahat para sa kanyang trabaho. Kayang niya ngang isakripisyo maging ang oras niya sa mga anak namin at sa akin. Kahit Linggo para lang sa trabaho niya sa opisina. Kaya iisipin ko na lamang na ganun din ito. Katulad din ito ng sakripisyo ni Charles.
na kailangan ko ring magsakripisyo para sa trabaho ko, Mama Mia. Kaya naman po, alas 5 pa lamang ay nangangatog na ang tuhod ko. Halos ipaligo ko na po ang pabango ko nung panahon na yon. Naglipstick rin ako ng pula. Yung buhok ko, Mama Mia, ay inilugay ko kahit hindi naman talaga ako sanay nang nakalugay ang aking buhok. Pero ang sabi kasi sa akin noon ni Charles, mas maganda raw ako kapag nakalugay ang buhok ko. Kaya lang, dahil sa trabaho ko bilang organizers ay lagi po yung nakapusod. Pero ngayon, gusto kong makita ang reaksyon ni Ivan kapag nakita niyang nakalugay ang buhok ko. Mama Mia, 5:15 pa lamang ay nasa baba na ako ng studio ni Ivan. Pero hindi muna ako pumasok. Hindi ko muna ipinalam sa kanya na nandoon na ako. Nasa isip ko noon, Mama Mia, kung itutuloy ko ba ang kalokohan kong yun. Hanggang sa nakita ko na wala na nga sigurong ibang tao dahil wala nang lumalabas sa studio. Inipon ko ang lakas ng loob na meron ako noon. Sabi ko, kailangan ko itong gawin. Ngayon lang, isang beses lang talaga. Pagkatapos ay mangungumpisal kaagad ako. Ito lang talaga. Mama Mia, kakatukin ko na sana ang pintuan ng studio nang bigla itong bumukas. Pagkakita pa lang ni Ivan sa akin, Mama Mia, ay tumawa na siya. Sabi ko na, hindi mo ako matatanggihan eh. Hinawakan niya ang kamay ko, pagkatapos hinalikan yon. Pagkatapos ay nilipat naman niya ang kamay niya sa bewang ko at kinabig niya ako palapit sa kanya. Nagulat ako sa pagiging agresibo niya. Hindi ganito si Charles. Si Charles, Mama Mia, ay marispeto, madahan-dahan, punong-puno ng pagmamahal kapag nakikipaghalikan siya sa akin. Ito namang si Ivan ay marahas. Kakaiba ang kanyang diskarte. Mama Mia, si Ivan lang po ang naging komparasyon ko kay Charles dahil si Charles lang naman ang una at huli kong naging boyfriend. Nung hinalikan na nga ako ni Ivan ang marahas, Mama Mia, ewan ko ba pero parang nagugustuhan ko yun. Hanggang sa tinanggal niya lahat ng pagkakabutones ng aking suot na blouse. Pagkatapos ay binaba niya ang suot kong pantalon. Tanging bra at panty na lang ang suot ko noon nung hinagod niya ako ng tingin. Pagkatapos ay binuhat niya ako, Mama Mia, at nilagay sa isang maliit na sofa sa loob ng studio na yun. Patuloy pa rin ang paghalik niya sa akin. Mula sa aking labi, sa aking leeg, sa aking tenga, sa aking dibdib, hanggang sa aking tiyan, Mama Mia. Nahiya pa ako sa gagawin niya. Never ko pa pong na-experience yun. Dahil si Charles ay hindi naman yun ginagawa sa akin. Oo na, Mama Mia. Boring po talaga siguro ang sex life namin ng asawa ko. Halikan lang, haplos, pagkatapos diretso na. Hindi ko naman alam noon na mas masaya pala ang ganito. Yun bang hinahagod ng bawat labi ng kapartner mo ang iyong katawan? Mas maganda pala ang ganito, Mama Mia. Mas nakaka-excite pala. At nung pumunta na nga ang bibig at dila ni Ivan sa pinakapribadong parte ng aking katawan, ay para po akong sinilaban sa init na aking nararamdaman. Mama Mia, para po akong nagdidiliryo nung panahon na yun. Hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang aking ulo. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Nakakakiliti. Gusto kong tapusin niya pero ayaw ko rin na tapusin niya. Hindi ko talaga maintindihan. Hanggang sa tuluyan na nga akong inangkin ni Ivan, Mama Mia. Aaminin ko na nag-enjoy talaga ako sa ginawa namin yun. Bukod sa mas magaling talaga si Ivan, Mama Mia, aaminin ko rin na mas malaki din po ang sa kanya. Kaya naman,
unang beses ko pong naranasan na masatisfy ng partner ko sa kama. O ano, nagsisisi ka ba ngayon na binigay mo sa akin ang sarili mo? Mama Mia, hindi ako umimik dahil nahiya ako. Bigla ko kasing naalala na meron pala akong asawang tao. Nagbihis na lang ako agad pagkatapos ay sinabihan ko siya na ginawa ko na ang parte ko sa deal namin. Sana siya naman ang sumunod. Sabi niya wala raw magiging problema. Lahat raw ng ipapagawa namin sa kanya, interviews at kung ano-ano pa ay gagawin niya raw. Kaya naman, umuwi ako agad ng bahay. Pagka-uwi ko, Mama Mia, ay dumiretso agad ako sa banyo. Naligo ako. Kinuskus ko ng kinuskus ang aking katawan. Nahihiya ako sa aking mga pinagagagawa. Ang dumi-dumi kong babae. Ang dumi-dumi ko. Ulit-ulit kong sabi. Mama Mia, habang nasa banyo ako ay hindi ko na malaya na dumating na pala si Charles. Umasok siya sa loob ng banyo at nakisabay sa pag-shower sa akin. Doon, Mama Mia, ay inangkin din ako ng asawa ko. Pero patawarin po ako ng Diyos. Habang inaangkin po ako ni Charles, Mama Mia, ang nasa isip ko po ay ang nangyari sa aming dalawa ni Ivan. Paulit-ulit po yung nagre-replay sa utak ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Hanggang sa matapos kaming dalawa ni Charles at natulog na agad siya dahil sa sobrang pagod niya sa trabaho. Ako naman ay hindi makatulog. Naiisip ko si Ivan. Hanggang sa bigla na lang tumunog ang cellphone ko. Nag-text pala siya. Sweet dreams, Nancy. Alam kong hindi mo ako makakalimutan. Alam kong mapapanaginipan mo pa rin ang mga nangyari sa atin. Mama Mia, agad-agad kong dinilita ang text na yun, baka mabasa pa ng asawa ko. Pinilit ko ang sarili kong makatulog pero tama si Ivan. Hindi ko talaga makalimutan ang nangyari sa amin. At lalong-lalo na natama rin siya dahil nung makaidlip na ako ay napanaginipan ko pa ang aming mga ginawa. Nagising ako na parabang init na init ang katawan ko. Bumaba ako at uminom ng tubig. Pagkatapos ay muling bumalik sa pagtulog. Pagkagising ko ay wala na sa tabi ko ang asawa ko. Nung lumabas ako ay wala na rin siya sa loob ng bahay. Nag-text na lang pala siya sa akin, Mama Mia, na kailangan raw niyang maging maaga sa opisina dahil may importante raw silang kliyente na kamiting ngayong araw. Kailangan raw muna niyang mag-prepare. Ako naman ay agad nang pumunta sa kusina at nag-prepare na ng breakfast para sa mga bata. Mama Mia, habang nagpe-prepare ako ay biglang dumating ang mother-in-law ko. Ang sabi niya ay siya na lang daw muna ang bahala sa mga anak ko dahil yung katulong po namin ay umuwi sa kanila. Alam daw niyang busy ako. Ma, okay lang naman talaga, pwede namang hindi ako pumunta sa opisina eh. Sabi ko sa kanya. Naku, huwag kang ang ganyan, Nancy. Alam mo naman na namimiss ko rin tong mga apo ko, kaya okay lang sa akin na alagaan sila. Sabi ng aking mother-in-law. Maswerte talaga ako sa mother-in-law ko, Mama Mia. Bukod sa mahal na mahal niya ako, ay mahal na mahal rin niya ang mga anak ko. Ang sabi niya ay pagkatapos kong kumain ay magpahinga na raw ako dahil mukhang hindi okay ang mukha ko. Mukha raw hindi ako nakatulog ng maayos. Nagdahilan na lang ako, Mama Mia, ang sabi ko ay marami rin akong ginagawa dahil sa papalapit na ang aming event. Kaya raw, Mama Mia, mas mainam raw talaga na pumunta siya sa bahay namin nang makapagpahinga ako. Pagkatapos kong ang kumain ay pumasok ako sa kwarto para matulog. Pero hindi rin talaga ako nakatulog. Hindi ko alam kung konsensya ba ang bumabagabag sa akin o ang kagustuhan ko ba na muling maulit ang nangyari sa aming dalawa ni Ivan. Oo, Mama Mia, para akong babaeng naghahanap noon. Para akong isang babaeng aso na inhit na kailangan ng isang lalaki para mapawi ang aking nararamdaman na uhaw.
Hindi lang basta isang lalaki, Mama Mia, kundi si Ivan talaga ang nasa isip ko. Nasa ganun akong pag-iisip nang biglang may nag-text sa akin. Si Ivan. Ang sabi niya, nasa isang hotel raw siya. Sinabi niya ang hotel room, Mama Mia. Pumunta raw ako kung gusto ko. Ako naman, Mama Mia, ay hindi talaga mapakali. Alam kong mali. Alam kong dapat isang beses lang na may mangyari sa amin. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Inabot ako ng isang oras sa loob ng banyo, Mama Mia. Pinipigilan ko ang sarili ko na huwag ma-excite at huwag puntahan si Ivan. Pero mahirap. Mahirap kalabanin ang sarili mong damdamin. Mahirap kalabanin ang sarili mong pagnanasa. Sa huli, Mama Mia, ay natalo rin ako ng aking pagnanasa na muling may mangyari sa amin ni Ivan. Nagbihis ako. Sexy ang damit na sinuot ko. Para bang gusto ko na mas matakam sa akin si Ivan. Nung nakita ako ng mother-in-law ko ay tinanong niya ako, "O Nancy, aalis ka? Akala ko ba hindi ka aalis? Naku ma, pasensya ka na ha. May kailangan talaga akong gawin dahil sa nalalapit naming events." Pagsisinungaling ko sa kanya. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ni halos hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo dahil sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Ayokong makita niya sa mga mata ko ang ginagawa kong kalokohan. Agad-agad akong umalis. Pumara agad ako ng taxi at nagpahatid sa hotel na yon. Pagdating na pagdating ko pa lang sa lobby, Mama Mia, ay parang hindi na makapag-antay ang katawan ko. Ang bilis-bilis ng lakad ko papuntang elevator. At nung nasa labas na ako ng hotel room ni Ivan, ay hindi na ako nagdalawang isip na mag-doorbell doon. Bumukas ang pinto at nakita ko si Ivan na naka-underwear na lang. "Hi Nancy." Sabi ko na hindi mo rin ako matitiis eh. "Halika nga rito, na-miss kita kaagad." Mama Mia, sa pagkakataon na yun ay parang nawala bigla ang lahat ng hiya ko sa aking katawan. Ako nang lumapit sa kanya at naunang humalik. Ako na rin ang unang humaplos sa kaniyang pribadong parte ng katawan. Ewan ko, Mama Mia, para akong naging babaeng maniac nung panahon na yun. Hindi lang isang beses naming pinagsaluhan sa loob ng hotel room na yun ang isang bawal naming pagniniig, kundi pa ulit-ulit pa. Sa loob ng banyo, sa balcony, sa kama, at sa lahat ng sulok ng hotel room na yon. Mama Mia, hindi rin ako umuwi nung gabing yon. Nagdahilan na lang ako kay Charles at ang sabi ko ay busy-busy talaga kami. Ang asawa ko naman, Mama Mia, alam kong malaki talaga ang tiwala sa akin. Kaya hindi na siya nagtanong pa. Mama Mia, alas 12 na ng tanghali kinabukasan nung umalis kami sa hotel ni Ivan. Pero hindi ako dumiretso sa bahay. Pumunta pa ako sa studio nila dahil ang sabi niya ay walang tao roon. Doon ay muli naming pinagsaluhan ang isa't isa. Para bang hindi kami nagsasawa sa katawan ng isa't isa. Paulit-ulit, Mama Mia. Paulit-ulit akong nagkakasala kay Charles pero parang wala na akong naging pakialam noon. Parang ang gusto ko na lang gawin ay magpakulong sa mga bisig ni Ivan at magpaangkin sa kanya ng paulit-ulit. Mama Mia, simula po nung araw na yon, ay nagkaroon na kami ng lihim na relasyon ni Ivan. Opo. Mama Mia, naging kabit ko na si Ivan. Doon sa aming mga events, Mama Mia, kapag may interview ay nandun talaga ako. Pero pagkatapos ng interview ay hinihila ako ni Ivan sa isang sulok at doon ay nagkwikwiki kaming dalawa.
Nakaka-excite. Lalo na yung pakiramdam na pwedeng anumang oras ay may makahuli at makakita sa amin. Pero ewan ko ba, nawala po talaga lahat ng moralidad ko. Parang ang naging importante lang sa akin ay ang bagay na yon. Ang pagkalalaki ni Ivan. Kahit saan kami abutan, Mama Mia, basta may makita kaming isang madilim na sulok ay ginagawa namin ang bagay na yon. Para na kaming mga aso, para na kaming mga hayop na walang kinikilalang lugar at pagkakataon. Mama Mia, paulit-ulit po naming pinagsaluhan ni Ivan ang aming mga katawan. Umabot po sa punto na nagdalawang buwan na ang relasyon namin. Unti-unti, Mama Mia, ay naramdaman ko na para bang hindi na ito pwede. Dahil sa totoo lang, hindi na po si Ivan ang nag-aaya. Hindi na po si Ivan ang gumagawa ng paraan para may mangyari sa aming dalawa. Kundi ako na mismo, Mama Mia. Ako na mismo ang gumagawa ng paraan para magkaroon kami ng ugnayan. Hanggang sa isang araw ay pinuntahan ko siya sa studio. Mama Mia, alam ko na wala ng tao noon dahil mag-aalasize na ng gabi. Hindi pa naman ako nag-underwear noon dahil gusto ko siyang sorpresahin. Pero pagdating ko doon ay ako pala ang masosorpresa. May ibang kaniig na babae si Ivan. Nakita niya ako at dali-dali akong umalis pero hinabol niya ako. Sinampal ko siya, Mama Mia. "Hey, Nancy, bakit mo naman ako sinampal?" sabi niya. "At anong gusto mo? Matuwa ako dahil nakikisawsaw ka rin sa iba? Ilan ba kaming mga babae mo, ha?" tanong ko. "Pwede ba, Nancy? Huwag kang umarte na parang ako lang ang lalaki sa buhay mo. Bakit? Sa tingin mo ba? Hindi ko naiisip na nagsisiping pa rin kayo ng asawa mo." Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay na-realize ko na hindi ko pala pwedeng angkinin si Ivan. Oo, gusto ko siya. Tingin ko nga, mahal ko siya. Oo, gustong-gusto siya ng katawan ko. Pero, Mama Mia, alam ko rin na hindi ako malayang mahalin at ibigin si Ivan. Doon ay na-realize ko na ang lahat sa amin ay laro lamang. Pagkatapos niyang sabihin yun ay sinampal ko siya at umalis na ako. Pero hindi ako umuwi agad ng bahay namin. Pumunta ako sa isang bar. First time ko rin pumasok doon. Actually, ang dami kong first time na ginawa. Nung dalaga pa ako ay hindi naman ako ganito. Hindi naman ako naging pasaway. Siguro nga, Mama Mia, totoo ang kasabihan nila na may mga late bloomer talagang tao. At siguro isa ako sa mga yun. Sa mga late bloomer. Sa mga tao na parabang ngayon pa dinidiskubre ang pagkatao nila. Pagdating ko sa bar ay umorder agad ako ng maiinom. Wala na ako sa wisyo noon. Inom lang ako ng inom dahil hindi ko makalimutan si Ivan. Nang may isang lalaking biglang lumapit sa akin. Tinanong niya kung mag-isa lang ako at tumango ako. Sabi niya, gusto ko raw ba na samahan niya ako? Sabi ko, okay lang. Siya ang bahala. Kaya naman sinamahan niya akong uminom, Mama Mia. Wala kaming imikan. Nag-cheers lang kaming dalawa at nagtitinginan. Hanggang sa bigla na lang niya akong hinalikan. At ang halik na yon ay napunta sa pagpasok namin sa isang motel room. Oo, Mama Mia. Ibang lalaki na naman ang nakaangkin ng katawan ko. Ibang lalaki na hindi ko na naman asawa. Mama Mia, simula nga nung mangyari yun, ay iba't ibang lalaki na po ang nakaka one night stand ko. Ewan ko ba? Pero parang hindi na ako nasasatisfy sa isang araw na hindi ako nagkakaroon ng kaseks. At kahit na may nangyayari pa rin sa aming dalawa ng asawa ko, ay hindi po talaga ako nasasatisfy sa ganun.
aminin ko man, Mama Mia, o hindi. Pero tanging, si Ivan lang talaga ang nakakapag-satisfy sa akin. Pero anong magagawa ko? Wala na nga kaming dalawa. Kaya naman hinanap ko sa iba't ibang lalaki ang pakiramdam na naibibigay sa akin ni Ivan. Hanggang sa dumating ang punto, Mama Mia, na nahuli ako ng asawa ko. Meron kasi akong nakasex na naging friends ko rin sa Facebook. Pagkatapos, Mama Mia, ay nag-send siya sa akin ng mga sexy kong larawan na naka-brat panty na lang ako. Pagkatapos ay may isa pang larawan na nakapatong siya sa akin at nagsiselfie. Mama Mia, galit na galit na naitapo ni Charles ang telepono ko. Tinanong niya ako kung kailan pa ako nagkaroon ng kalaguyo. Hindi ako makapagsalita dahil kinakabahan ako. Unang beses kong makita na ganun kagalit sa akin ang asawa ko. Pero paulit-ulit niya akong tinatanong, Mama Mia. Paulit-ulit hanggang sa wala na nga akong ibang naging choice kundi aminin sa kaniyang totoo. Sinabi ko, Mama Mia, ang pawang katotohanan. Magmula kay Ivan. Nakakadiri ka, Nancy. Ano bang kulang, ha? Ano bang pagkukulang ko sa'yo? Lahat naman binigay ko, ha? Kahit pagod ako, ginagampanan ko pa rin ang obligasyon ko sa'yo bilang asawa mo. Pero bakit nagawa mo akong lokohin? Eh kasi nga hindi ka marunong. Oo, nagsisiping tayong dalawa, pero alam mo ba? Hindi ako nasisiyahan. Parating parang may kulang. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay nag-breakdown si Charles sa harapan ko. Umiyak siya ng umiyak. Pagkatapos ay nag-impake siya ng mga gamit niya. Kinuha niya ang mga bata at nag-impake na rin sila. Mama Mia, umiyak ako at ang sabi ko, huwag niyang idamay ang mga anak ko. Ako ang may karapatan sa kanila. Pero ang sabi niya, hindi raw siya papayag na mapunta sa akin ang mga bata. Hindi raw siya papayag na makuha ng mga anak ko ang sakit ko. May sakit raw ako, Mama Mia, at kailangan ko raw magpadoktor. Doon ay umiyak ako, Mama Mia. Nakiusap ako kay Charles na huwag niya akong iwan. Natulungan niya ako. Pero ang sabi niya, wala raw siyang magagawa. Dahil nung una pa lang ay hindi naman talaga ako humingi ng tulong sa kanya. Mama Mia, tuluyan nga akong iniwan ng aking mag-aama. Umuwi si Charles sa kanila. Nabukasan ay wala akong ganang bumangon sa kama. Natulog lang ako, umiyak. Hindi nga ako kumain, nag-toothbrush, naligo o magbihis. Kinagabihan ay may kumatok. Akala ko kung sino, yun pala mother-in-law ko. Akala ko galit na galit siya sa akin dahil sa ginawa ko sa anak niya. Pero nung makita niya ako, Mama Mia, ay niyakap niya ako. At pagkatapos niya akong yakapin, ay sinabi niya na tutulungan niya akong makaahon sa kinasadlakan ko. Napakabait talaga ng mother-in-law ko, Mama Mia. Siguro kung ibang nanay yun, siguro isinumpa na ako sa ginawa ko sa anak niya. Pero sinamahan niya akong matulog nung gabing yun. Kinabukasan ay pinagluto niya ako ng breakfast, pagkatapos ay ginising niya ako at pinapasok na ng banyo. Ayoko pa sana talagang lumakad, Mama Mia, dahil ang gusto ko lang ay magbukbok sa kwarto ko. Pero ang sabi niya, kailangan ko raw tulungan ang aking sarili. Hindi raw niya magagawang tulungan ako kung ako mismo ay hindi tutulungan ang sarili ko. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Akala ko nga sa simbahan, baka ipabindisyon niya ako sa pare. Pero hindi, Mama Mia. Dinala niya ako sa isang psychologist. Doon ay kinausap ako ng psychologist. Nung una ay ayoko talagang magkwento. Mama Mia, meron kasi tayong stigma na kapag lumapit sa isang doktor, psychologist man or psychiatrist ang isang tao, ay baka baliw na ito. Ayokong isipin na nababaliw na ako.
Mamma Mia. Hanggang sa araw-araw na kaming nagsisesyon at hindi ko na namalayan na nakakapag-share na pala ako sa mga pinagdaanan ko sa buhay sa kanya. Noon niya nasabi na meron daw talaga akong sakit at ni-refer niya ako sa isang psychiatrist. Dalawa sila, Mamma Mia. Psychologist at psychiatrist ang mga doktor ko. Ngayon ay 7 taon na po ako sa therapy. Hindi pa rin kami okay ni Charles. Pero ngayon, Mamma Mia, ay pinapayagan na niyang makita ko ang mga anak ko. Hindi pa rin ako iniiwan ng mother-in-law ko. Oo, umuwi na siya sa bahay nila pero sinasamahan niya ako sa bawat may session ako sa mga doktor ko. Napakaswerte ko talaga sa aking mother-in-law, Mamma Mia. Ang tanging hiling ko na lamang ngayon ay sana tuluyan na akong gumaling at sana tuluyan ang bumalik sa dati ang pagsasama namin ng asawa ko. Maraming maraming salamat po, Mamma Mia, sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng aking buhay. Hanggang dito na lamang po, lubos na nagpapasalamat, Nancy. Nancy, hindi ko alam kung ano ang sakit mo dahil hindi mo naman menensyon. Pero ganun talaga dapat. Kapag may naramdaman tayong kakaiba sa ating mga sarili, sana kapag naisip natin na hindi natin kakayaning mag-isa, bukod sa humingi tayo ng tulong sa Diyos, ay humingi rin tayo ng tulong sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Bago pa tayo tuluyang malunod sa isang pagkakamali na mahirap nang ituwid. Kapag broken-hearted ka, huwag mong suluhin. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa mga mapagkakatiwalaan mong tao, iiyak mo sa Diyos. Kapag may naramdaman kang kakaiba sa sarili mo, kung ayaw mo magsabi sa mga taong malapit sa iyo dahil nahihiya ka, pwede ka namang lumapit sa mga professionals. Huwag kang mag-alala. Meron po yan silang mga Confidentiality Act na bawal nilang sabihin o ipagsabi o ichismis ang mga problema o sakit ng kanilang mga pasyente. Tulungan po sana natin ang ating mga sarili. Huwag tayong magpakalunod sa lungkot at huwag tayong magpakalunod sa kung anuman ang nararamdaman natin. Tandaan natin, hindi lang po katawan ang nagkakasakit. Pwede rin po ang ating pag-iisip at ang ating emosyon. Pwede rin na ang ating kaluluwa. Maraming maraming salamat sa panonood nyo at sa pakikinig nyo sa kwento na ito ni Nancy. Naway nagustuhan nyo ang kanyang kwento. Huwag nyong kalimutan na i-share at i-like ang video na to. Mag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento na ating ibabahagi dito sa ating channel. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mamma Mia.